Good morning! So, magluluto na naman tayo ng ating pananghalian. Ang ating lulutuin for today ay adobong tilapia. So, para maiba naman, hindi lang prito, hindi lang escabeche, hindi lang sweet and sour, at iba pang mga klase ng luto, i-adobo naman natin ang ating isda. So, ngayon, lalagyan muna natin ng asin. Bago, ang una kasing gagawin ko, kailangan kong iprito ng siguro medium lang yung ating tilapia para naman hindi siya yung typical lang na pinagsama-sama mo para sa adobo. Para medyo maiba naman tayo. O da iba, yung iba naman ginagawa na rin ito. Pero usually kasi ganito rin yung gusto ko sa pag sinasabawan yung mga isda, kailangan ipiprito mo rin ng saglit. Kagaya ng mga luto ko sa mga karne, ganun din. So yun, iniiga ko siya at pinapakuluan. Yun yung process. Hindi lang siya diretso na kung adobo-adobohin mo lang ng diretso. So, piniprito ko muna siya. So, yan. So, pwede na, i-ready na natin para iprito. Isa lang na natin sa kawali. Yun. Tapos, sunod-sunod na yung ating process of procedure ng pagluluto. Stay tuned! So, guys, yun na yung piniprito natin si Latia. Tapusin lang lahat natin iprito yung ating isda. Ito iprito natin ng saglit tong ating patatas para maiba naman at mas masarap siya pang ilagay na natin sa ating adobong tilapia. Tapusin lang natin maluto to, maprito, and then isunod na natin yung pagluluto. Umpisahan na natin ang ating pagluluto. So, bawang ulit. So, gigisa lang natin ang ating bawang sibuyas. So, sunod-sunod na natin ang process ng pagluluto. Isunod na natin yung ating sibuyas, ang ating red onion. Ang ating luya. Isunod na natin ang ating soy sauce. And then yung ating oyster sauce. So, dalawang kutsarita lang ng ating oyster sauce. Then yung ating tubig. So, hintayin lang natin guys na kumulo. Tapos, isunod na natin yung ating tilapia. Sunod na natin yung suka para maluto. So, para rin, pag kasi minsan yung suka, pag hindi masyadong naluluto, yun nga, maasim yung ating ulam. So, dapat maluto ng maigi yung suka para hindi gano'n kaagaling katindi yung asin. Lagyan din natin ng konting paminta. Tapos yung ating chili flakes. Lutuin lang natin ng saglit yung nilagay kong suka, tapos isunod na natin yung ating pritong tilapia. So, medyo mabilis lang yung pagluluto nito kasi yun nga, unang-una, prito na natin yung ating tilapia, tapos yung ating patatas. So, yun, mas madali na lang. Guys, ito, isunod na natin ang ating piniritong tilapia. Yan. So, yan, kakaiba siya kasi pinrito ko muna yung ating fish bago natin siya i-adobo.
Although, syempre, depende rin sa style niya kung ano yung gusto niya. Pwede rin naman dire-diretso na pag inasobo niyo. Tapos, ayun. Pero, syempre, ako mas gusto kung iprito muna siya para mas kakaiba yung dating ng ating isda. Syempre, maiiba din yung lasa niya kasi syempre, pinirito muna siya. Isunod na rin natin ang ating patatas. So, ito yung pinrito ko rin kanina. Takpan lang natin yung saglit. Maya-maya, pwede na natin siyang hanggang. Guys, lagyan din natin siya ng isang kutsaritang asukal para manimis na mis ang ating adobong tilapia. Tapos, isunod na rin natin ang ating siling hapa. So, halos paluto na siya. Lutuin lang natin ang saglit yung asukal na nilagay natin. Then, hahanguin na natin. Then, lagay na natin siya sa ating serving plate. Ayan. So, guys, lahat ng mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, pakisubscribe naman. Kusina ni Juana. So, yung meron ako dating isang old account doon sa Kusina ni Juana, hindi yon. So, yung isa ko, yung mas marami akong uploaded na videos, doon nyo po isubscribe. Kusina ni Juana. Thank you! So, ito guys, luto na ang ating adobong tilapia. So, guys, ito lang ano, kasi hindi kaya ko siya nilalagyan ng sili. Pag nilagyan natin siya ng siling haba, yung aroma kasi ng ating niluluto, mas mabango. Tapos, mas iba yung dating. So, syempre, ay nakakatagdag lasa din yan. Pag ito na maanghang, kasi yung sa chili flakes na nilagay ko. And, syempre, pang design na rin sa ating gulay. So, guys, ito na yung ating adobong tilapia. Lagyan na natin siya sa ating serving plate. Ayusin ko lang to guys, ng ilan mamaya. Ipa-final na natin yung ating tilapia. So, ito na guys, ang ating adobong tilapia. So, my version of my adobong tilapia. So, yan. Kita niyo naman. Sarap, masarsa. Yan. So, yung mga ibang ang alam lang nating lutuin is yung pritong isda, paksiw na isda, sarsyadong isda, escabeche isda. So, pwede natin siyang i-adobo. So, syempre, hindi naman lahat nakakagusto yung ganung recipe, pero try nyo rin, masarap siya para may pangsabaw yung mga bata. Enjoy! Thank you for watching! Till next video! Bye!